We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos ya kabwasan na yung bagabigat. Maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahalagang lokal na balita. Mula sa pagpapamalas ng kanyang galing sa pag-arte sa ilang pelikula, napapanood na si Royce Cabrera sa ilang kapuso shows. Isa na riyan ang kapuso drama series na Nagbabagang Luha bilang si Sherwin. Si Jack Dacomos mula Pampanga, araw-araw na sumusubaybay kay Royce. Na-inspire kasi ang dalaga sa humble beginnings ng aktor at ang pagiging down-to-earth nito. Dahil sa nakakabilib na acting skills ni Royce, nagsilbing inspirasyon naman daw ito para kay Jack upang magpatuloy sa buhay. Napahanga rin si Nick Alvarez sa galing sa pag-arte ni Royce. Naging inspirasyon ni Nick si Royce sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Full support daw siya sa aktor sa mga tatahakin nito sa industriya. Kaya naman, ngayong Kapuso Fans Day on TV, mas kilalanin pa natin si Jack at Nick. Ano kaya ang dapat nilang abangan kay Kapuso Royce Cabrera? Mga kapuso, at dahil today ay Kapuso Fans Day, makakasama natin ang fans ni Kapuso Royce Cabrera. Please welcome Nick and Jack! Good morning, guys! Welcome to Mornings with GMA Regional TV! Welcome, Ben. Good morning. Yes naman! Kamusta naman ang morning nyo dyan? Nag-breakfast na ba kayo? Opo. Bilang fans ni Royce, ano nga ba ang trait niya na pinakahinahangaan nyo? Mauna ka na, Nick. Lahat po. Kasi lahat naman po good kay Royce. Kaya sobrang proud ako sa kanya. Yes! How about you, Jack? Ito po talaga. It's yung pagiging humble niya. Even though na ang taas na nang nararating niya, hindi pa rin siya nakakalimot sa mga sumusuporta sa kanya. And kasama kami doon. Naku, I agree. Talaga namang napakagaling niyang aktor. Pero guys, how do you make yourselves updated sa mga ganap sa buhay ng paborito niyong artista na si Royce Cabrera? Jack, ikaw muna. Ako po, ginagawa kong updated. Una po, meron po kaming group chat ng mga fans. And then, doon po kami nag-update if ever may bagong update kay Royce or whatsoever. And I'm making sure na included po ako sa lahat ng events na meron si Royce. Sa Twitter parties, ganyan. Oh, talagang supporter. How about you, Nick? Ganun din po. Yung pagiging active po sa GC. Then, stock din po. Tinitingin lang sa page ni Royce. Tapos, ayun, sa GC, nag-usap-usap kami kung anong pwede namin maging plan kay Royce. Ayun lang po. Oh, Nick and Jack, kung nandito si Royce ngayon, patingin nga ng reactions nyo. Wow! Oh, tutunuhanin na natin yan, guys, ha? Dahil makakasama natin ngayon ang isa sa cast ng Ang Nagbabagang Luha. Mga kapuso sa North Central Luzon, please welcome Kapuso Royce Cabrera! Masantos si Kamusta, Royce! Hey, Royce! Hello! Hello, hello, Jack! Hello, Nick! Hello, hi! Kamusta? Ay, kinikilig! Kinikilig si Jack! Royce, kamusta ka naman? Pahinga muna. Kakagaling lang po sa lucky shoot namin ng Nagbabagang Luha. So, relax muna.
Yes naman, talagang balance na balance. Ha? Pero Royce, you receive an overwhelming support from your fans nga, especially each time na may mga project mo. How do you feel about their constant love despite the new normal? Ulit-ulit ko sinasabi sa kanila ito, talagang nagpapasalamat ako sa kanila kasi sa lahat ng mga proyekto na ginagawa ko, nandyan sila. Itong dalawa, yan, nandyan sila na talagang nakasuporta, na nakagabay sa akin. So, alam mo yun, talagang pag okay na lahat, sana makita kita tayong person na makabawi-bawi man lang sa inyo talaga. Yes naman, hello. Oh. Nick and Jack, narinig nyo ba yon? Klarong-klaro, ha? Paghandaan nyo yan. Pero, oh, Royce, pwede mo bang i-share sa amin ano yung unforgettable visit mo dito sa North Central Zone? Actually, di pa eh. Di pa ako nagagawi dyan eh. Kaya nga, total, nandito na rin naman sila, Jack and Nick. Kung sakali magawi ako dyan, eh, sila na yung mag-tour sa akin dyan para malaman ko yung mga good spot dyan at yung mga putahe na pwede kong subukan. Ayan! Pwede po. Tutok na mga Kapuso, magbabalik ang morning sa GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tag-ulan man pero parang always ready ang beach body ni Royce Cabrera. Dahil sa kanyang charms, ang cutie actor na si Royce, nabihag ang mga puso ng fans sa iba't ibang rehiyon. Mas lalo raw pinainit ni Royce ang mga tagpo sa Nagbabagang Luha. Sa kabila ng kanyang galing sa acting, napabilib ang netizens nang malaman na degree holder si Royce ng Bachelor of Science in Construction Engineering and Management. Okay, ngayon naman magku-quiz tayo about Royce Cabrera. Tatawagin natin itong Know Your Idol, ha? Gaano nyo nga ba kakilala si Royce? At after each question, ha? Meron kayong 5 seconds to answer at ipakita nyo ito sa screen. Pero syempre, Royce, ha? Ikaw ang mag-check at mag-reveal ng correct answer. Okay? Okay, nako ha. Galingan nyo. Good luck, Nick and Jack! Ang mananalo, my GMA for the box! Yes! Unang katanungan. Ano ang dream role ni Royce? Pam! 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 Tan 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 tan! Ecology role. Ayan. Ecological. Royce, sinong nauna sa kanila? Tama? May tama ba? Tama. Nauna ata si Nick. Pero Nick. Tama pareho. Perfect. Okay. Nauna si Nick. 1-0. Oh. Oh, bilisan mo, Jack. Bilisan mo. Next. Sino ang Kapuso actress na pangarap makatrabaho ni Royce? Pang! 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 Tanya Lopez. Pwede, oo. Oh, oh. Royce, sinong nauna? Si Nick eh. Ang bilis si Nick eh. Grabe! May boses pa eh. Ay, grabe! Ito naman! Ano ang pangalan ng in-adopt na rescue dog ni Royce? 5, 4, hello. 3, 2, 1! Ah, pakabilis! May pa-smiley face po, naipasok pa yun. Ano, Royce? Sino nauna sa kanila? Si Nick talaga eh. Nick talaga? Naku naman! Jack! Habol tayo! Eto na! True or false? Graduate ng construction engineering si Royce. True or false? 5, 4, 3, 2, 1! True. Royce? True. 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 Parehas na tama, pero sino ang nauna? Magkasi mo naman magtaas, me. Sinik talaga eh. Last question! Nick and Jack, be ready. Saan nagtapos si Royce? 5,
4, 3, 2, 1. Time's up! Hindi ako sure ah. Areliano sa akin. Wala mali ah. Desa ano ko sa Mapua. Oh. Mapua sa Intramuros. Now we know. Ano ka pa ng Mr. Roy, sa UDM lang ako. Oo. Oh, you know UDM mo, tapos di mo alam mo po. Sorry. Naman. okay lang, biro lang. Umbrella sa Mapua. Okay, Roy. Sino ba ang panalo sa atin this morning? And the winner goes to Nick. Nick, yes! Congratulations, Nick! Ikaw ang nanalo! Ngayon naman, dyan lang muna kayo, Nick and Jack, ha? Tutok lang dahil marami pang impormasyon sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Limitless na saya ang aking nadama at nang makilala ko pa siya, lalo dahil nakasama ko siya dito sa Mindanao. Ako po si Eric Giovanni Cahandig, ang Assistant Provincial Tourism Officer ng Probinsya ng Sultan Kudarat at isa ring avid fan ni Julian San Jose. Tara, dayon ka mo sa among nga probinsya, ang Probinsya ng Sultan Kudarat. Actually, when Julian San Jose started as a I think Sugar Pop and Popstar Kids, nakilala ko na si Julian. That's the time that I started to follow kasi nakita ko yung uniqueness, no? Yung uniqueness ng music na meron si Julian. And syempre hinangaan ko rin yung pagiging musician niya, not just sa pagkanta, dahil marunong siyang tumugtog ng gitara, she knows how to play the piano and other musical instruments. So yun talagang kahanga-hanga sa isang Julian San Jose. Maganda kasi sa music ni Julian, napaka lamig niya sa tenga and syempre napaka-relax. Masarap pakinggan yung mga music ni Julian San Jose. Being a fan of Julian San Jose, napaka-overwhelming na ikaw pa mismo yung nag-assist sa kanya. Syempre po, mas nakilala ko pa ng gusto. Talaga napatunayan ko nung nandito talaga siya, kung gaano ka bait, kung gaano siya ka-bubbly na tao, yung talagang palangiti, and then very ano siya, accommodating sa lahat ng tao. Isa po ako sa mga di makapaghintay na mapanood ang Limitless, The Musical Trilogy. Kaya sabay-sabay po tayong manood at huwag kalimutang bumili po ng tickets. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. And syempre, magkakaroon kami ng Q&A question with Royce galing sa mga fans and netizens here in North Central Luzon. Ready ka na ba, Royce? May init na katanungan ito. Nagbabaga. Ika nga. Nagbabanga ang katanungan. game. Okay. First question mula kay Randolph Nagal ng Alamino City, Pangasinan. Hello po. Kuya Royce, ito po yung tanong ko sa inyo. Which type of acting do you feel you are most suited to? Yes. Ah. Ang ganda ng tanong ha, lakas pa ako pageant. For me, gusto ko maging versatile sana eh. So halos lahat sana, gusto ko rin maging komportable sa pag-arte. So sa ngayon, hindi pa ako decided kung ano talaga yung mas komportable sa akin kasi talagang halos lahat gusto kong gawin. Nako, oo, tsaka alam naman namin kung gaano kagaling na aktor si Royce Cabrera. Next! Hey, thank you, Nax. Ito naman, wala naman kay Candy Orate ng Lingayin, Pangasinan. Roll video! Hi, Royce! If you were given a chance, saang probinsya dito sa North Central Luzon mo gustong tumira at bakit? Ayan! Siyempre, di nalalayo dito na sa Dagupan para, alam mo yun,
mas nababalitaan ko kasi na maraming mga parang good spot din na okay puntahan eh. Oo, malapit sa maraming mga lugar. Nako, magbantumbaga every pati weekend. Pati ano, Bangus Ice Cream. Yes! Nako, na-curious ka dyan, ano. Yes, eto po. Naman, next from Nikki Boy, Bernabe ng Pangasinan. Raw video. Royce, anong dish or meal best represent your personality? Ganda nun ah. Napapaisip ako dun. siguro ano na lang, yung paborito na lang, sinigang na baboy. Para may gulay, may meat, sabaw. So medyo nandun na lahat kahit pa paano. Yes, kumbaga yung taba pa ng baboy nanginginig. Yo! Nanginginig, yan. Yeah, dilat. Sama-sama na. Perfect! Eto na, lastly, from RJ Termines of Baguio City. Roll video! Hi Royce, tanong ko lang, kung maitatampok kang muli para sa isang BL series, sinong Kapuso actor ang gusto mo maging kapareha? Wow! Uy, pwede yun ha. Siguro si ano, si Jack Roberto na lang. Kasi nagka-work na kami ni Jack sa MPK na medyo may halong BL din. So, siguro ituloy na lang namin yung story doon. Grabe namin naghiyawan dito, Royce! Ay! Ngayon naman, pag-usapan na natin ang nagbabagang luha at ano ang mga patuloy na susubaybayan dito ng ating mga kapuso. Yan, mga kapuso, sana patuloy nyo pa rin subaybayan at suporta ang nagbabagang luha dahil marami pang nagbabagang eksena ang talagang dapat nyong abangan. Nako, I agree. Pero syempre, Royce, ha? Ikwento mo naman sa amin kung paano yung character mo dito as Sherwin Enriquez will make a significant impact to the story. Si Sherwin kasi talaga yung parang, alam mo yun, naging takbuhan dito ni Shelly. So, makikita nyo sa bandang kalagitnaan ng story hanggang patapos. So, doon yun ang malalaman yung mga komplikado at mga problema ang binigay ni Sherwin sa buhay nila Alex, nila Shelo. So yun ang dapat nilang abangan, yung mga mabibigat na eksena doon na talagang mga mala-action na eksena. Why? Talagang kabang-abang, Royce, ha? Pero how do you find your role different and challenging from the previous roles you portrayed? Dito ang sayang gawin ni Sherwin kasi na-challenge ako sa pagiging kontrabida niya, sa pagiging bad guy niya. So, mas madaming pwede kong gawing laro yung mga nuances o yung pag-arte na pwede kong ibigay sa kanya. At syempre, may mga halo na rin konting nagbabagang eksena na talaga nagpapainit sa hapon nila. So, yun ang mga abangan nila. Pero i-share mo na rin sa amin, ha? What are other exciting things to look forward to sa nagbabagang luha at ano ang life lessons na mapupulot dito ng ating mga kapuso viewers. Ayan, mga kapuso, kita nyo naman sa talagang mas maganda pa ng paganda yung mga eksena na dumadaan. So, sa mga eksena na dumadaan to, matututunan natin talaga na may mga komplikasyon, may mga problema na dumarating sa pamilya natin. May mga away, tampuhan, at talagang medyo malalang problema. Pero at the end of the day naman, pamilya pa rin natin yung talagang takbuhan natin, yung suporta na nandyan para sa atin. So, kailangan magbaliktanaw pa rin tayo sa mga pamilya natin. At alalahanin natin yung mga pagmamahal na binibigay. Yes, family first! I agree 100%! Nako, Royce! Napakarami naming natutunan sa'yo! At mas lalo ka pa naming nakilala. Kaya naman, Nick and Jack, pasok na muli! Oha, di ba? Kinikilig silang parehas. Ako rin kinikilig at marami pang iba dito sa studio. Pero Royce, finally, please invite all our kapuso na tutukan ng mga kapanapanabik na eksena sa nagbabagang luha. And what would you like to say sa iyong mga fans na kasama natin today? Ayan na, mga kapuso, sana patuloy nyo pa rin suportahan, panoorin ang nagbabagang luha dahil sa mga kapanapanabik na mga eksena nito. Talagang paganda pa ng paganda yung mga eksena na darating. At syempre, gusto ko pasalamatan ng mga talagang walang sawang sumuporta ng mga fans ko, especially dito ngayon kay Jack at kay Nick.
sobrang solid nyo. Talagang, alam nyo, kasama kayo sa mga pangarap ko. At kung pagbibigyan talaga ng pagkakataon, sana magkita tayo in person para mapasalamatan ko kayo in person. Talaga, mayakap na rin. Pambawi thank man lang you. Talaga sa mga suporta nyo. Yun, maraming salamat. Ayan. Bibibrit ko ha. Oh, Nick! Oh, go. Nick and Jack, ano naman message nyo para kay Royce? Mauna ka na, Jack. Ayun. Congrats sa mga bagong projects mo. And lagi lang kami nandito, nakasupport. Wait lang, kinikilig ako. Ayun na nga, basta mahal ka namin. And lagi lang kami nasa likod mo no matter what happened. We love you so much. Kaming lahat ng Royce project. Yes! So, Nick, ikaw naman! Ituloy mo lang yung ano mo, yung kabaitan mo. And I hope to see you soon. And sana, yun, mas marami kang ang project katulad ng sinabi ni Jack. At gusto na kita makita at saka mayakap. Ingat ka palagi. Thank you. Video greet pa sa birthday ko. Ah. Oh! Ako, aabangan niya yan, Royce! And of course, dahil dyan, sama-sama tayong mag-groovy with the heart. Magbibilang ako, 1, 2, 3, ha? Then we will smile together. Okay, ang ating heart, ihanda na! 3, 2, 1, smile! Okay! Thank you, guys! Thank you, Ate Ara! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Arahanesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!